Hello, magandang araw mga kababayan. So another reaction video tayo. This time naman, issue naman ito ng gold digger na boyfriend. Hindi kasi feeling ko ano eh, isa ring tong magandang ano no, pagpapakalat ng awareness sa mga kababayan natin. May mga ganito talagang nangyayari na hindi ito biro, mga men. 'Di ba? So just imagine boyfriend, kasi typical kapag ang pinag-uusapan natin pagiging gold digger, 'di ba? No offense po sa mga babae. Madalas kayo ang ano, kayo ang laging subject, babae ang nang gold dig. Pero meron pa lang mga pagkakataon na lalaki yung ano, lalaki yung gumagawa nito. Meron pala noon, men. Na may lalaking ano, gold digger. 'Di ba? Ito video kay Idol Raffy Tulfo. Ginawa kong chipmunk yung ano sa para pumasok tayo sa fair use ano, ginawa kong chipmunk yung boses ni Raffy Tulfo. Re-reactan natin itong video niya na ito ang certified gold digger na boyfriend. 3 years ago to in-upload. So, ito yung video. Hindi naman natin ano, papanoorin ng buo to kasi 21 minutes to eh, baka abutin tayo isang oras. Pero yung insights nung ano nung or yung highlight ng ano ng insidente, tatalakayin natin, 'di ba? Ito si Ma'am Mika o Maika Soliman, 24 years old, bata pa ano, 'di ba? Usually makilala kong ganyan mga matatanda eh. Ito bata pa, caregiver sa Los Angeles, California. Sinusustentuhan at tinutulungan makapunta sa Korea ang ex-boyfriend niya. So parang ano, sinusustentuhan niya, di ba? Yung boyfriend, then tinulungan niya na makapunta sa Korea kasi nga siguro pangarap din ng boyfriend na magkaroon ng magandang buhay, di ba? Kinapitalize niya yung pagmamahal niya kay ate. Maganda naman si ate, ano? Bakit ano, bakit iniwan niya? Eh, jackpot na siya kay ate. Di, actually, si ate, pwede naman maghanap ng foreigner. Nasa California naman na. Eh, di ko rin maintindihan. Di, ganun talaga gumalaw ang love, eh, no? Ganun talaga gumalaw ang love. Hindi mo madidiktahan yung tao, no matter how stupid it is. Ito si Ren Magtoto, 29 years old. Factory worker sa Korea, ex-boyfriend ni Maika na nakahot-hot ng halos kalahating milyon! Ay, 100,000, men! Shit! Ito, ang tingin ko nagre-reklamo yata dito, men, yung ano eh, yung kapatid nung ano, yung kamag-anak nung babae. 'Di ba? Tinulungan niya po para makapunta sa Korea. Siya po yung gumastos lahat yung ate ko po. Tapos nung nasa Korea na po, binlock daw po yung ate ko. Di na po kinontak yung ate ko. Ay, loko-loko pa. Tas, ito, ano? Kasi nakuha na yung gusto, ano? Halimbawa, ganito, men. Pwede kasing ihalimbawa dyan na hindi sa pag-a-abroad. Halimbawa, ganito. May insidente na, halimbawa ako, ha, no? Mang-gugoldig ako ng isang may pera. Pwede kasi, hindi lang naman sa pag-a-abroad eh. Diba? Halimbawa, yung pera na hinuhot-hot ko eh, pinangpapagawa ko ng bahay. Pinangpapagawa ko ng bahay, ano? Tapos pag nagawa na yung ginagawa kong bahay, doon ko na ididispatch siya yung nagbigay sa akin. Dahil napakinabangan ko na siya, men eh. Pwede kasing ganun na mangyari. Ito naman, sa pamamaraan nito, tinulungan niyang makapag-abroad dahil yun yung main goal talaga. Gamitin lang talaga yung may pera. Pero ang ganda nung ano eh, no? Ang ganda nung babae. Hindi na lang ako yung nilapitan. Di ba? Hindi naman ako magastos ate eh. Pero po kami mga ebidensya na utang lang. Dahil may sarili akong trabaho! Noong po nalaman po niya na nandito po kami, tinawagan po yung nanay niya. Noong po nag-reply sa amin na magbabayad po. Ngayon po din naman sumasagot sa amin. Miss Maika. Dahil nung ano, nung nagpatulpo na, biglang tinawagan na sila magbabayad na.
Okay. Tulungan namin kayo. Meron daw pala kayong mga ebidensya dyan na magpapatunay na itong si Ren Magtoto ay nag-utang sa inyo. Pagkatapos bandang huli, lulukohin lang pala kayo. Opo, ano kung sa Pilipinas po siya, ako po nagsusustento po sa kanya. Tapos ngayon po, nung nakarating na po siya ng Korea po, nagbago po siya sa akin. Hindi... Diba, nakuha na yung gusto men eh. Na-accomplish na eh, no? Kaya tae na tuloy si ate, di ba? Kaya po ako masyado pong kinakausap po. Tapos po ngayon po, sabi niya po sa akin, nang babayaran lang daw po ngayon, utang lang daw po niya. Iniwan niya po ako, binlock niya po ako sa messenger. Hanggang po nung nalaman niya na lang po, nagpatulpo po ako, in-unblock niya po ako sa messenger po. Tapos po siya, tinulungan po lahat-lahat po bago po siya umalis. Ako po nagpaaral po sa kanya, papunta po Korea. Sip, lahat-lahat pala. Tapos lang po yung ginawa niya po sa akin. Tapos yung mga magulang niya po, minimessage ko po. Sinin lang po nila ako, hindi po nila ako pinapasin. Pati po yung kapatid ng lalaki may utang po sa ate ko. Hindi po din po nagbayad. Paano mo nakilala itong si Ren Magtoto? Sa totoo po, sa Facebook ko po siya nakilala po. 3 years. Social media? Po kami sa Facebook lang po. Ito ha, 3 years pa to. 3 years supposed to be, dapat matibay na yan min eh. 3 years eh. Diba? Paano pa kaya yung mga buwan lang? Paano yung mga buwan lang? Ito ha, just imagine ha, ito 3 years. 3 years ang naibigay ni ate, kalahating million lang. O, nila lang ko. Kasi may kilala akong iba, buwan lang ang naibigay ay ano? Di ba? Hindi, sa bagay, yung ngayon, on progress pa naman. Yung iba, na alam ko, di ba? Pero ito men, 3 years oh, 500,000. Ibig sabihin, hindi pa ito ganun ka all out si ate. 3 years eh. Matagal yon. Maliit ang 500,000. Hindi naman pala, kasi nagiging, ito ha, yes, nabudol pa rin si ate. Budol pa rin kasi ang tawag dyan. Nabudol pa rin. Kaya lang, ang pinag-uusapan ko dito yung amount. Kung ikukumpara ito dun sa mga naririnig ko, 'di ba? Na kaso, maliit yung 500,000 na yan in 3 years eh. Eh itong naririnig ko sa iba, buwan lang. Pero ganun na kalaki ang ibibigay. 'Di ba? Tapos sakit na sakit pa si ate noon, ha. Biro mo, how much more kung saglitan ka lang ginamit, ano? Tapos, 'di ba? So, hindi pa kayo nagkita ng personal? Hindi pa po. Kami po, nakasama po namin. Natutulog po sa amin nun. Tapos po, nakaawi ko po yun. Kasi po, yung kapatid ko po, hinipuan po niya. Tapos simula po nun, hindi na po pumunta sa amin. Eh, din nung hinipuan yung kapatid mo, hindi po sinumbong sa ate ko. Sinumbong ko po sa ate ko. Nag-away din po kami ng ate ko nun. Diba? Pamilyan mo na yung nagsasabi, ate eh. Pamilyan mo na yung nagsasabi. Na hoy, 'di ba? May kagaguhan tong ano mo, hindi ka pa rin nakikinig. Men. Madam, hindi ka pa rin nakikinig, pamilya mo na 'yung nagsasabi sa iyo. O ano ang reason ni ate? Maniwala ni ate. Ayaw po kasi po, mahal na mahal po niya. 'Yon ang problema. 'Di ba? Pag mahal na mahal mo, bulag ka na diyan, men, kahit na pinagsasabihan ka na ng kapamilya mo. 'Di ba? Mas nakikinig ka pa dun sa lalaki. Na ang gusto lang naman sa'yo nung lalaki. Ah, ang pinag-uusapan natin ito ha, itong case na to ha. Baka sabihin nyo, ang pinag-uusapan natin dito yung ano. hindi yon. Ang pinag-uusapan natin ito. Mas nakikinig ka pa dyan, eh niluloko ka na nga nyan eh. Diba? Yun ang sad reality mga men. Na pamilya mo na yung nagsasabi sa'yo. Then aawayin mo pa yung pamilya mo. Diba? Na akala mo pa ipinipigilan pa yung kaligayahan mo eh. Pero nakikita kasi ng pamilya mo yung mali. Sa bagay, ano, hindi ko rin naman, kasi wala pa ako sa sitwasyon na ganyan. Yung halimbawa, may minahal ako tapos marami na nagsasabi sa akin na, uy, kinukwartahan ka lang yan. Diba? May record na yan na ibang, ako sa akin ha, wala akong pinatatamaan. Halimbawa, ako, ano, may nagsasabi na, hindi ko pa naman naranasan yung may nagsasabi na, hoy, niloloko ka lang yan, yung binibigyan mo ng pera kasi may hininga na rin na pera yan na iba. Diba?
At hindi lang isa yung hininga na pera niyan. Marami pa. Diba? Hindi, wala pa naman naranasan nun. Pero, ewan ko kung ano magiging reaction. Mangingibabaw kaya sa akin ng lab. Na magbubulag-bulagan pa rin ako. Kahit ang dami nang nagsabi sa akin na, na kinakwartahan lang ako. Diba, men? Kahit ultimong kadugo ko na yung nagsasabi sa akin na hindi, doon kasi papasok yung ano eh, lalo na halimbawa, ito, ang case ito kapatid or anak. Halimbawa, ano, kapatid or anak. Kahit ba naman nag-aaway kayo ng anak mo, halimbawa, kahit ba naman nag-aaway kayo ng anak mo, pero naniniwala naman ako na may genuine concern yan. O, kapatid na lang, ano, baka sabihin may pinatatamaan ako eh, na ano eh. Kahit ba naman nag-aaway kayo ng kapatid nyo, kadugo mo yan eh. Diba? Hindi pwedeng ikatwiran doon na iinggit ka lang. Maybe konti. Pero alibaba sa level ng nanay at anak, sasabihin mo sa anak mo, let's say, hindi naman ano ha, pwede mo ba ikatwiran na naiinggit ka lang? Parang awkward naman nun, no? Masabihin mo nga, hindi applicable sa magnanay yung naiinggit ka lang. So, ibig sabihin, kapag ka anak mo yung nagsabi sa'yo, ayaw ng anak mo na magamit ka lang. Ibig sabihin, mahal na mahal ka ng anak mo. Sa kapatid, maybe, ano, pwede. Lalo na kung halimbawa, may gusto rin yung kapatid mo doon sa lalaki. Pero I'm not saying na related ito dito. Pwede mo sabihin, naiinggit ka lang kasi gusto mo lang yung boyfriend ko. Pwede kasing ganun na mangyari. Diba? Pero nakikita ko naman dito na hinipuan nga daw yung kapatid niya eh. Diba? Tapos pinagtanggol pa rin ni ate. Doon pa nga lang, men, ano na eh. Nako, Maika, nakakarma ka po, ma'am. Ayaw mo maniwala sa sister mo ngayon. And then, itong sister mo tuloy ang nilalapitan mo ng tulong. Yes! Pagdating ng panahon niya, kadugo mo rin yung lalapitan. Kapag ka nagising ka na sa katotohanan. Yung kapatid mo na ilalapitan mo or yung anak mo na ilalapitan mo na nagsasabi sa'yo dati. Pero tandaan mo, hindi ka pwedeng iwan yan ng kadugo mo. Sa bagay, ano no, sa ngayon, if ever man nalulung pa rin, alimbawa si ate, na, ito ha, yan nandito. Diba? If ever man nalulung pa rin si ate dun sa pagmamahal at bulag pa rin, I do believe naman na handa naman siyang tulungan pa rin ng kapatid niya. Kahit na anong mangyari. Diba? Kasi wala, part din kasi ng ano eh, alam mo ba, hindi matututo din talaga hanggat hindi niya nare-realize. Paano niya marirealize yung totoo? Kapag yan na yung nangyari, yung hindi na siya pinansin dahil nakuha na sa kanya yung gusto niya. Yun. Or, halimbawa, talaga nag-iisip ako eh, no, ng example eh. Kasi nag-iingat ako eh, baka mamaya may matamaan na naman eh, di ba? Di ba, yung gano'n, or hindi ka napansin bigla pagka nakuha na yung gusto. Di ba? Katulad niyan, di ba? Nang-block na daw. Dapat paniwala kami yung kapatid mo. Opo, alam po po, mali po ako. Di ba, nagsisisi si ate. Ganyan po yung ginawa niya po sa akin, natapos po siyang tulungan. Okay, ganito gagawin natin. Maika, pumunta ka dyan sa embahada natin, dyan sa LA, at bigyan po ng special power of attorney, itong si Nicole, para i-represent ka rin sa Pilipinas sa lahat ng mga legal actions na gagawin natin. Next time kasi, ma'am, huwag nang basta-basta ma-inlove at hindi mo pa nakita in person. Opo, hindi na po. Lesson learned na po sa akin po yung nangyari po. Kasi po, sa tapos po siya tinulungan po nasa Pilipinas po, ganyan lang po ginawa po, iniwan lang po ako, saka dinlock po ako. Sakit, ano? Siyempre, ito, yung nabudol sa kanya. Actually, ako feeling ko yung perang na ibigay ni ate, wala yun eh. Hindi yun yung masakit na part eh. Kasi maganda naman ang buhay ni ate. Magkano lang ba ang 500,000 pag sumusweldo ka sa Amerika? Sisiw lang yan, kaya lang sa Amerika, mataas din ang cost of living, di ba? Nagiging mayaman kasi itong mga kababayan nating OFW pag naidala na sa Pilipinas yung pera nila. Pero pag nandoon din sila sa ibang bansa, kung saan sila naroon, hindi masyadong malaki yung value ng pera nila doon. Dito lang lumalaki ang value pag naipadala na dito.
Diba? O let's say malaki pa rin yung naipadala ni ate. At let's say may impact pa rin kay ate yung pera na ipadala. I do believe na walang kwenta yung pera dito. Kasi nga nagbigay si ate eh. Ito yung sinasabi ko sa ano eh, sa pambubudol madalas, 'di ba? Yung perang na ibigay, hindi naman balak bawiin yun eh. Hindi, actually sa case to binabawi ano, pero tingin ko yung pagbawi ng pera na lang dito parang ano na lang to eh, parang capping out na lang to do sa main issue. Ang main issue kasi dito yung panluloko sa feelings ni ate. 'Di ba? Secondary na lang yung pera, maybe ano, maybe yung pera may halaga pa rin naman kaya nga binabawi. Pero I do believe naman na yung pera na yon ay baliwala lang, kaya nga naibigay ni ate yun eh, yung pera na yun eh. Ibig sabihin, willing siyang mawala ng pera. Willing siyang ano, willing siyang may spare siyang pera na maibigay. Ganon din sa mga nabubudol na halimbawa yung chine-charity-charity kunyari. Kaya, charity kunyari. Willing kasi magbigay. Kaya lang ang nagiging problema doon, pag nalaman nila naloko sila at masakit yun. Yun ang hindi nababayaran, yung feelings na naibigay mo na. Hindi mo na pwedeng bawiin yun. Hanggang ngayon, dadalhin mo pa rin yan hanggang umabot na ng isang taon. Isang ano, dala-dala mo pa rin yung feelings na yan. Para may pinaghugutan ako yun, no? Hindi totoo. Hanggang ngayon, dala mo pa rin yung feelings na yan. Kailan ba yan? I'm sure 3 years ago. Hanggang ngayon, I do believe, dala ni ate yung feelings na yan. Na naloko siya. Yung pera, baka na ano niya na yan eh, within 3 years, yung 500,000 na naibigay niya, baka na-produce niya na uli yan eh, wala na yan eh. Diba? Pero yung pakiramdam na naloko ka, yung ginago ka, yun ang hindi nababayaran kahit kailan. Yung part na yun. Ikaw na po kay Ma'am Maika. 24 po, siya po 29 po. Sus! Dinaan niya po ako sa pag-uutos sa mga salita po. Diba? Kaya pag-ibigay ng pera sa kanya. Ano pong trabaho niyo dyan sa... Ano sabi niya? Sa pag-uutos sa mga salita po. 29 po. Sus! Dinaan niya po ako sa pag-uutos sa mga salita po. Dinaan daw sa pagsasalita, yung may sabi? Di kasi, syempre, naman ate, hihingan ka niya. Syempre, malambing yan, di ba? Baka tawag mo pa dyan kay kuya, sweetheart, di ba? Malambing yan. O, kumain ka na ba, sweetheart? Kamusta ka na? Kumain ka na ba? Then, ano, ako dito, wala akong makakain. Wala akong makain dito. Ito na nga lang, pipicturan pa niyan, men. Yung ano, yung kinakain niya. Pipicturan niya pa na, ano, na... Ito lang yung kinakain ko, kanin lang, tsaka yung baguong dyan, oh. Diba? Siyempre, dahil mahal na mahal ni ate, si... Munti ko na masabi yung pangalan, si kuya. Diba? Magpapadala yan. Kasi hindi mo nga matitiis yung taong mahal mo eh. Diba? Kayo pa namimigay ng pera sa kanya. Ano pong trabaho niyo dyan sa Amerika? Caregiver po ako dito. Ako na lang po sumusuporta po sa dalawang kapatid. Wala na po kami mga magulang po. So wala nagbibigay ng gabay sa inyo? Wala, namatay na po yung nanay. Kasi yung tatay ko daw po nakakulong po. Wala po kaming balita. Ilan kayo magkakapatid? Tatlo po. Mga magkano pong nabigay mo ang pera dito sa magtoto na ito, ma'am? Kalahating million po. Wow. Oh. Pero 3 years eh. Baka tamang expression ni Rapi Tulfo nung sinabi kalahating milyon. Sa magtoto na ito, ma'am. Kalahating milyon po. Wow. Oh. Yung tsura ni Rapi Tulfo nung sinabing kalahating milyon. Paano pa kaya kung ano reaction ni ano ni Rapi Tulfo doon sa ilang buwan pa lang eh ganun na kalaki? Yung ganun yung ano. Ano pa kaya, siguro baka tumimbo ang na si Rapi Tulfo diyan ano. Aray ko. That's $10,000. That's big money. Sige po, Ma'am Maika, huwag kang mag-alala. Tutulungan namin kayo, ha? Thank you po. Pumunta ang mga mag-ilang. Nanay, nandito na. Papasokin si nanay ni Ren, Mr. Magtoto. Okay. Kausapin muna natin. Siyempre, katulad niyan, mga ngatwiran niyan.
paninindigan niya na ano, ang sasabi niya, hindi ko, ako na yung nagsasabi. Hindi ako ganyan ganyan. Hula ko pa lang, hindi ko pa napapanood dahil on the spot ko nireraakan eh. Si Mr. Ren Magtoto sa Korea ngayon. Ang reklamo ni Micah, pinira mo siya ng pinirahan at matapos mo siyang pirahan, ngayon binlock mo na si Micah. Binlock ko lang po yan dahil nag-away lang po kami. Pero nung pagdating ko po dito, hindi ko siya binlock. Hindi mo ko binlock nung pagdating mo dyan sa Korea? Binlock mo ako nung nag-away tayo? Pero hindi kita binlock dahil tinatakbuhan ko yung utang ko sa'yo. Pero linawin ko din na wala akong utang na 500,000 sa'yo, di ba? Diba? Tinatanggi niya na yun, man. Sinabi ni Sir Rafi na magsaring ba yung nabigay mo sa kanya. Sinabi ko 500. Yung mga nakuha mo sa akin, na sinustentohan kita, nasa 400,000. Ay, shit! Sino ba may gusto nun? Oh, diba? Yan, binabaliktad ka na, sino ba ang may gusto nun? Diba? Babaliktarin ka na yan, man! Pagdating ng panahon, babaliktarin ka na, kasalanan mo pa! Na tinulungan mo yan, 'di ba? Ganyan kahayop yung mga ano, yung mga gold digger na yan. Kasalanan mo pa. 'Di ba? Pwede man sa akin pag hindi kita binibigyan, nagagalit ka sa akin. Oh, pag hindi binibigyan, nagagalit daw. Pwede man. Ikaw naghihingi ka sa akin ng panghanda ninyo sa inyo noong New Year, pag passport, pinapabayad mo sa akin, nakalipas na yung passport. Ba't gano'n? Hindi naman pala gano'n kagwapo si kuya, ano? Pero sa mga picture niya, malulupit yung mga picture ni kuya eh. Ano? Miss Micah, ano pong gusto niyo mangyari? Bayaran niya po yung mga utang niya po pati. Willing po kami magbayad. So Ren, tama ba yung sinabi ng kapatid mo na willing ka magbayad? Opo. Ay, hindi. Ano pala, nasa Korea pala to. Kapatid pala, kapatid pala yun nandoon. Sorry, ano. Akala ko kasi pumunta doon si mismong, ano eh, yung Ren Magtoto eh. Diba, kapatid pala, kaya sinabi ko, ba't iba yung picture? Parang may nunal din itong picture na to doon, pero yung isa wala. Ren, inipuan mo rin kapatid niya? Hindi po totoo yan. Ay, dahil na nga kami, pinirahan niya lang po yung ate ko. Nandito po yung mga ebidensya namin. Nako, may resibo, men! Mga chat! May mga chat! Tapos po, yung mama po niya, pinadala po ng ate ko, siya pa po yung kumukuha. Tapos yung mga padala po, ito po yung mga... Buong pamilya pala to eh, no? Naku, buong pamilya? Who knows, baka buong pamilya talaga, ano? Resibo, nakapangalan po lahat sa nanay niya. Kayo po ba humingi ng pera, Mrs. Nay? Nakapangalan lang po sa akin yung banko. Tinatago po kasi ni Micah sa tita niya na pinapadala niya yung anak ko. Kaya binamit po niya yung pangalan. Ah, nililihim pala. Diba? Hanggang sa madiskubrihan na lang, ano? Parang gano'n na gano'n yung nangyari. Sir Ren, kayo bang humihingi ng pera kay Miss Micah? Hindi po, sir. Tatanggin niya na yan. Sasabi, kusang loob. Bulok na style ng mga gold digger, kusang loob. Diba? Pero po yung mga chat sa akin na po sa akin binibigay niya. Sabi ka sa inyo, kusang loob ang katwiran yan, men eh, diba? Gigisahin kayo ng mga scammer na yan sa sarili nyo mantika. Diba? Kusang loob, men. Ay, may... Sabi ko na sa inyo, lahat ng mga scammer, pag alaman na bubuking na ganyan, sasabihin, kusang loob yun. Pero no, may ano ka eh, tumanggap ka eh. Nakalagay naman sa batas natin eh. Ano ba yung, ano yung term na ginagamit sa batas natin? Profit, ibig sabihin pinagkakitaan mo, or gain. Ang ibig sabihin ng gain, nagkaroon ka. It doesn't matter kung yun ay bigay o ano, or hiningi mo. Profit or gain eh. Siya example na chat. Mahal mo ko pero tinitipid mo ko. Mahal mo ko pero tinitipid mo ko, yun ang sinasabi. Sakit loob. Kung ang girlfriend mo, mapapayaran ka ng pera kung gusto lang talaga niya. Yung internet po nila, wifi, ate ko po nagbabayad. Dahil po sila nakikinabang. Shit! Grabe! Mobile, na pinapapili pa po ni ate ko kung bibilang po siya ng sasakyan o bike. Nandito po lahat. Pati pagbili ng sasakyan? Baka bahay, pagpagawa ng bahay. Sinabi ba, pagpagawa ng bahay? Yung kapatid po nilang gusto, binigyan po ng 400 pesos. Gusto niya po 500 kasi po daw yung 400, hindi daw po makukuha sa ATM machine. Ako po, nakaka-withdraw po ako ng 400. Naghihingi din po siya ng lechon para sa bagong taon nila. Shit! Diba? Ang dami, men!
Pipoy allowance niya sa ate ko kada buwan. Tapos po, yung oras po niya, binabayaran po ng ate ko. Nagpunta po kami sa kanila. Ang sabi po sa akin rin, kinuha ko na po yung pera noon eh. Nag-away na po sila. Tapos sabi niya, hindi ko ibabalik yun. Kabayaran yun sa hindi ko pagtatrabaho. Binabayaran ka na. Parang ano eh, no? Babayaran pa. Kasalanan pa ni ate na hindi siya nakapagtrabaho. Diba? Hindi, at some point nga naman, no? Baka makamalay mo, ang sinabi ni ate sa Amerika na, huwag ka na magtrabaho, ako na lang ang mag-susustento sa'yo. Kung gano'n na sinabi ni ate, ako, para sa akin, hindi ko naman kinakampihan yung gold digger. Oo nga naman, ano, hindi mo ko pinagtrabaho. Siyempre, yung bayad mo sa akin, maliman pakinggan. Pero may point ako, wala. Pinagtigil mo ko ng trabaho eh. Siyempre, responsibilidad mo nga naman na bayaran ako. Parang awkward pakinggan, ano. Pero, gusto ko, post muna, gusto ko i-comment, tama ba yung sinabi ko? Halimbawa si ate, pinagtigil siya magtrabaho, tapos, ano, right pa rin ba ni ate yun? Ay, ni gold digger yun, nasabihin na, ako parang medyo panig ako kay gold digger nun eh. Pinagtigil mo ko ng trabaho eh. Siyempre, yung mga binayad mo sa akin yun, eh bayad ko talaga yun. Sorry ha, pakilinaw kung mali ako. Sabihin nyo po na mali ako sa baba. Sabihin nyo na mali ako. Huwag nyo akong kampihan. Kasi parang sa akin, oo nga naman, kung pinatigil mo kong trabaho, eh talagang ano. Kaya lang, ito pala, bakit ka pumayag? Na maging palamunin ka na nasa Amerika. Bakit ka pumayag? Yun ang tanong pala. Diba? Binabawi ko na, erase. Ate ko, para mahalin mo siya, para kausapin mo siya. Tapos tumatawa lang po siya. Hindi po niya sinabi na hindi, mahal ko yung ate mo. Tapos po, nagpapadala po yung ate ko. May 600 po na sobra. Sabi po niya, ang laki naman pala ng sobra. Gusto pa po niya, mas malaki pa po sa 600. Niya, pinapabayad po niya. Kada isang letra po, $5. Hindi pa po sila nagkikita. Ano yung kada letra? Po na sobra. Sabi po niya, ang laki naman pala ng sobra. Gusto pa po niya, mas malaki pa po sa 600. Yung pong account niya, pinapabayad po niya, kada isang letra po, $5. Hindi pa po sila nagkikita, pero ganyan. Ano yung kada isang letra, $5? Hindi po siya mag-demand. Sino ba may gusto na ayaw magtrabaho yung kuya ko? Tanongin mo yung ate mo. Pinipigilan niya magtrabaho. Sabi lang ate mo, susustentuhan niya lang daw. Kasi nga, pag nagtatrabaho siya, iniisipan magbababae. Kami nga, ano, wala na kami nalay, wala pa kaming bahay, wala kami sasakyan. Tapos yung anak nyo, ang hilig po magdema na sasakyan. Oo. Hindi, may papakita ba na pinipigilan magtrabaho ni ate si kuya? Hindi, ironic lang ano, sinabi daw di umano na, ni ate na bawal magtrabaho. And yet, ano, pinayagan pumunta ng Korea. Akala ko ba pinipigilan ni ate pero pinayagang pumunta ng Korea. Ang gulo yata nun. Nagtitake advantage dito yung anak nyo, Nay. The fact na maraming ni-request yung anak ninyo, hindi naman basta-basta magbibigay ito kung wala namang request yung yes. Anak nyo. Tulad yan, ayaw niya ng bisikleta, gusto niya ng kotse. At sana, Nay, kayo po bilang nanay, nagtataka na sa ano kayo, anak, bakit eh, ang dami pinapadalang pera at nakapangalan sa akin, baka madamay ako dito sa away nyo. Minisip ko din po yun. Ating ang araw isusumbat po yun. Correct. Ano sabi ng anak nyo? Hindi naman daw po niya isusumbat, sabi niya. Pero alam nyo yung anak nyo na panay ang tanggap. Mga nakikinabang din. Sorry, mama. Sorry, Nay. Parang natitake advantage dito yung kadaitan ni Miss Micah. Masakit nga itong sinabi niya, wala na silang parents. Na dapat kayo ho, kung tutusin, kayong pamilya nyo, ang titingnan nila bilang family na rin. Na parang magbigay ka kayo, kayo po, Nay, nakakatanda. Anyway, cut na natin na mag 30 minutes na ako dito. Eh, no? Tinan nyo kung gaano ka lame yung ano yung depensa nila na siya naman yung ano eh siya naman yung ganyan eh. Pero ang tanong ko kasi dito, may naipakita ba sila na sinabi na screenshot na sinabi nung ni Ma'am Maika na siya naman yung nagsabi na wag na magtrabaho. 'Di ba? Meron ba sila may papakita noon? Kasi parang contradicting 'yon dun sa tinulungan niya makapunta ng Korea. Anong purpose bakit pupunta ng Korea para magkaroon ng trabaho. 'Di ba? Tapos dito sa Pilipinas ayaw mong pagtrabahuhin. Hindi ko magets yung point na 'yon, men. Anyway, ano, ang bottom line kasi dito, kahit nga si Nanay di umano, I don't know if totoo sinasabi niya, darating ang araw isusumbat din 'yan. Yung sumbat factor kasi na 'yon, ano 'yun eh. Ako para sa akin na yung sumbat na 'yon understandable 'yun eh.
Lalo na pagka ginago mo yung tao. Diba? Para sa akin, ang considered na totoong pagsusumbat, yung may hinihingi kang pabor na hindi binigay sa'yo. Halimbawa, ganito, ano? Halimbawa, ako ay, nung araw, ako nagpa-aral sa'yo, halimbawa. Pinaaral kita, ano? Graduate ka ngayon. Ikaw ay naging mayor na ng bayan namin. Diba? Dahil ako ang dahilan nun. Ngayon, magbebenta ako ng drugs dun sa bayan mo. Sasabihin ko sa'yo, pre, baka pwedeng proteksyonan mo ako dito sa illegal na negosyo kung itatayo. Eh, tinanggihan ka ng mayor dahil against yon sa prinsipyo niya. Ngayon, sasabihin ko sa'yo, ako naman na nagpa-aral sa'yo ah. Diba? Yun ang panunumbat. Yun ang panunumbat, men. Ako naman nagpa-aral sa'yo, bakit hindi mo ko proteksyonan, etc. Yun ang panunumbat. Kumbaga, may hinihingi kang pabor na hindi ka pinagbigyan kaya isusumbat mo na yung ginawa mo sa kanya dati. Pero ibang-iba ito dun sa halimbawa, pinag-aral kita, 'di ba? Ako ang nagpa-graduate sa iyo, 'di ba? Girlfriend kita, akong sumustento sa pag-aaral mo, lahat ng gusto mo, pati mga cellphone ako nagbigay sa iyo. Then biglang ano? Biglang sa iba ka magpapakasal? Kasi niloko mo ko eh. Di ba? Yes, masasabi ko yung mga ginawa ko sa'yo kasi sa likod ko pala, tinatarantado mo ko. Winawalang hiyaan mo talaga ako pala sa likod ko. Iba pala yung pakakasalan mo. Pinaasa mo ko eh. Siyempre, natural instinct ko, isusumbat ko, i-term na sumbat, ano, natural instinct ko, isusumbat ko sa'yo yung ano, yung sinabi ko. Ay yung ginawa ko para sa'yo. Diba? Nagigits nyo ba mga men? Yung difference nung totoong sumbat dun sa paghihinanakit. Yun na lang tamang term, paghihinanakit. Kasi paghihinanakit ni ate yan eh. Kaya niya sinasabi yung nagawa niya dun sa lalaki. Kasi ginago nga siya. Diba? Hindi panunumbat yun. Para sa akin ha. Ewan ko sa inyo, anong opinion nyo regarding that? Mga men. Paki-comment na lang po sa baba, 'di ba? Gusto ko marinig yung opinion niyo tungkol dito. Maraming salamat po. Bye-bye.